Chanel. Come on, Chanel. Come on. Ayaw na naman niya pumunta. Ay, Diyos ko, umupo pa. Itong aking mic ang lagi magulo. Yan, maayos na. Sinama ko po si Coco at Chanel sa aking vlog for today dahil mga nanggugulo eh. Isama na. Anyana TV po. Good day po sa inyong lahat. Ang vlog ko po ngayon ay follow-up po tungkol sa Iwata. Dahil kasi marami pong nag-message sa akin at meron pong din nagpa-private message. Tinatanong po nila kung paano daw po linisin yung air cooler at kung hindi ba daw mahirap. At isa rin sa mga tanong kung yun daw pong gauge ng water ay gumagana. At kung gumagana daw po ito, gaano daw po naman katagal maglalast yung tubig. Ang isa pang tanong, kung matutuyuan daw po ng tubig yung air cooler, ano daw po ang mangyayari? Kung ito po ba daw ay delikado? Isa pa, kung matagal daw po ang tinatagal ng lamig. At lahat yan guys, sasabihin ko po sa inyo. Umpisahan natin guys sa paglilinis ng air cooler. Kumuha po kayo ng screwdriver para po matanggal nyo ang tornilyo sa likod. By the way guys, likudan po ito ng air cooler. And then guys, i-push nyo pataas and then pull nyo pababa para po matanggal yung cover. At ngayon naman, kailangan natin tanggalin yung air cooling pad. Para po matanggal to, kailangan po nating i-release yung kanyang lock. Para yan po yung lock niya. Yan guys. And then, tatanggalin po natin yung cooling pad. Ganyan po. Pataas din po muna and then pull nyo pababa. At gagawin nyo rin ito sa kabilang side. Yan po yung lock. And then, itataas nyo lang, i-release nyo lang siya, yung pinakalock po ng ating cooling pad. And then, ipupull nyo ulit pataas yung cooling pad at saka nyo ipull pababa. Ayan guys, sandali lang, di ba? Yan po, natanggal na po. At ito ang loob ng ating air cooler. Kailangan nyo pong linisin ito. At ito naman ang drain plug at nakalocate ito sa likod ng Iwata air cooler. Bubuksan nyo po ito para po madrain ng excess water at maging malinis ang lagayan ng tubig. Sa paglinis ng cooling pad, ang ginagawa po dito, binavacuum lang po yung cooling pad para po kasi magamit agad. Kasi guys, hindi nyo po pwedeng gamitin ang air cooler kung basa po ang inyong cooling pad. Pwede nyo rin naman po siyang basain, pero kailangan nyo po siyang patuyuin talaga. Kaya po ito, binavacuum lang po ng kapatid ko dahil kasi nga gagamitin po niya after niyang linisin. Ito naman ang cooling pad sa likod. At para matanggal ito, gagamitan nyo po ng screwdriver para matanggal ang tornilyo. And then, i-release yung lock at ihilahing pataas yung cooling pad. Ito po guys, madali lang pong tanggalin ito kesa dun sa mga nasa side. Yan, simple lang po siyang tanggalin. Ayan guys, sa paglilinis ito, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, pwede kayong gumamit ng vacuum para po ma-vacuum lang yung dumi. At kung hindi naman kayo nagmamadaling gamitin ng inyong Iwata air cooler, pwede nyo po siyang basain. Pero patutuyuin nyo po talaga ang inyong cooling pad bago nyo ibalik sa inyong Iwata air cooler. Ngayon na nalinis na lahat ang cooling pad, pwede na po natin siya ibalik sa dati niyang lugar. By the way guys, ang naglilinis po ng ating air cooler ay yung pong kapatid ko na nasa Pilipinas. Kasi guys, umuwi na po kami dito sa States at nung pong umalis kasi kami, hindi pa po madumi yung air cooler. Kaya hindi pa po namin natatry linisin. Ngayon, siya po ang naglinis at pinakita niya po sa video kung paano niya po nililinis according dun sa manual ng Iwata.
At ganun na rin, sa pagtatanong namin doon sa dealership, kung paano ho lilinisin ito. Ayan guys, isa-isa niyo pong binabalik ang cooling pad. Ayan guys, malinis na ulit ang ating air cooler at pwede na ulit natin siyang gamitin. Itong ating air cooler ay mayroong water gauge indicator. Ito po yun. Dito nyo po malalaman kung ang inyong air cooler ay may lamang pang water o natuyuan na po ng water ang inyong air cooler. Pag napuno nyo ang lalagyan ng water ng hanggang dito, it will last ng 8 hours. At kung sakali man na matuyuan ng tubig ang inyong water compartment, eh wag po kayong mag-alala dahil mag-automatic shut off po ang water pump ng inyong air cooler. Ito guys ang isang safety features ng Iwata air cooler. At ito naman guys, ang compartment ng lalagyanan ng yelo. Pag nilagyan nyo po ng ice ang inyong compartment ng yelo, kailangan po siya ay meron din kayong ilalagay na tubig. Siguro mga kalahat, miski kalahating tabo po, lagyan nyo po ng water. At guys, kung makikita nyo po, ang ginagamit ko, crush ice. Kung mapapansin nyo guys, maliit lang po ang opening na daanan ng yelo. Kaya po ang ginagamit ko, crushed ice. Pero kung meron naman kayong yelo po sa fridge, dagdarin nyo na lang pong maliliit para po magkasya siya dito sa opening na lalagyanan ng yelo. Kaya yan guys, mga ilang minuto lang, eh malamig na po ang ibinibigay na hangin ng inyong air cooler. Ayun guys, I hope nagustuhan nyo po yung ating vlog for today, yung aking furniture tungkol dun sa Iwata. Sana po nasagot ko po yung mga questions nyo. Kung hindi man po lahat, pasensya na po. At yun din po yung mga importanteng tinuro po sa akin ng Iwata. By the way po, special thanks po dun sa kapatid kong si Noel. Siya po ang nag-video kung paano po linisin yung Iwata air cooler. Kaya thank you Noel, dun sa kapatid ko sa Pilipinas. Sana po meron po kayong natutunan sa aking mga sinabi. Kaya yun guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. Until next time, bye!